Magandang araw. Ako'y muli nagbabalik dahil ngayong araw ay meron na naman tayong panibagong pag-uusapan na tatalakayin na kung saan ay pumapaloob sa ating content ang mga bigating vloggers pati na rin ang mga artista. At kung hilig mo ang mga ganitong usapan ay nababagay ka rito. At bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag mo nang kalimutang pinutin yung subscribe pati na ang bell para lagi kang updated sa mga video na ilalabas natin. Bago ka sagutin ni Sash na dapat may napatunayan ka muna sa akin. Kasi napatulungin daw yung ano, soon to be manugang mo. Ikaw magigimbianan ko eh. Kada bigo mo, kasama mo mama mo. Of course. Kada bigo mo, kasama mo si mama mo. Ay, mami. Miss you. Namiss kita, ma. Di kita masyado nakausap na nandyan ako. Nang nag-vlog kami dyan. Di kita masyado nakausap. Share mo lang. Ano ba ako namimiss? Hindi ba namimiss yung sundi? Kasi patulungin daw yung ano, soon to be manugang mo? Manugang? Manugang? Ikaw magiging biyanan ko eh. Sa balang araw. Talaga? Sa balang araw? Ano ba talaga? Manugang na hilaw. Mami ko harin daw, Bigo. Advance ka mag-isip, Boss Kila. Siyempre naman, kailangan dapat advance tayo lagi mag-isip. Si Mami, kung alam nyo lang, dahil sinabi sa akin yan. Ako din anak niya. Protect Sash na. Nagawa ko naman. At gagawin natin. Ano ba yan? Yan lagi sinasabi sa akin yun ni Mami, chat ako. Ano bang nangyayari sa inyo? Alam mo kasi ganito ka. Ito may nasabihin ako sa inyo. Totoo to. Sabi ko kay Jomar, bago ka sagutin ni Sash na dapat may napatunayan ka muna sa akin. Kaya hindi niya pinipilit si Sash na. Kaya ito lang sasabihin ko sa inyo yung mga ano ha. Hindi nasagutin siya agad ni Sash na kasi feeling niya, wala pa siya napapatunayan sa sarili niya. Kaya ganun. So, kailangan niya maging humble pa muna. Ganun ang ano ni Jomar. Kaya kung naiisip niyo na matatagal-tagal sagutin siya ni Sash na kinasip ko si Jomar, sabi ko, bago mo muna kayo magkaroon ng relasyon, kailangan may napatunayan ka muna sa akin. Diba? Ganun talaga ng mga magulang. At yung pakikipag-relasyon naman, mami, hindi mo kasi minamadali yun. Kasi, diba, si Sash na is galing sa mga, hindi naman sabihin nating maling relasyon, may mga desisyon kasi na akala nila tama na. Akala nila dapat gawin na natin, gano'n. So, may mga relasyon dapat na pakiramdaman muna. Tsaka sabi ni Jomar talaga may mga goal pa siya. Yun talaga yung pinapoint sa akin ni Jomar dati na. Okay lang. May goal pa po ako. So, alam nila. Ano yun? Pero kung sakasakali, syempre parang okay naman ako para kay Sash na. Alam mo, ito lang yon. Ang magulang kasi, hindi sila dapat ang pumili. Para sa'yo? Hindi, ito lang yon. Ang magulang kasi, hindi dapat sila pumili. Ang magulang is guidance lang yon para sa mga anak. Ang magulang, ayoko dyan kasi ano yan, ayoko dyan. Hindi. Meron ka lang sinasabing nararamdaman mo for parang medyo tamad pa siya, no? May mga ganun eh, no? May parang may mga, meron tayong mga magulang, tamad naman yan sa buhay, parang walang goal. Yun. Yun mga nanay. Pero hindi kami yung pipili na, wag yan. Ito gusto ko to para sa ito. Then, hindi. Never dapat maging ganun yung magulang. Dapat hindi ganun. Kasi, syempre ang magsasuffer naman nun yung anak mo eh. Hindi naman ako eh. Suffer din ako, syempre. Ang magiging kawawa doon, si Sasha. Then, kung ano nararamdaman ng magiging anak mo, mararamdaman bilang nanay din yun. Siyempre, ikaw rin magsasuffer. Kaya, ganun lang. Ganun lang yun. Pero yung sabi mo, yaman dapat, pugi dapat, ganun hindi.
naniniwala ako hindi dapat ganun. Naniniwala ako na meron lang goal sa buhay yun. May goal lang, tapos alam mo hindi pababayaan yung anak mo. Tapos alam mo hindi sila maghihirap kasi masipag siya. Alam mo yung gagawa ng paraan para hindi magutom yung pagiging pamilya niya. Ganun. Ganun yun. Ganun dapat. Hindi yung, ay pogi, ito pwede na to. Hindi pwede. Alam mo bakit ko nasabi yun? Kasi yung asawa ko, ang pangako niya lang sa akin, kahit ganun kagwapo yung asawa ko, sinabi niya sa akin, kahit wala na daw maging trabaho, ang pinakamahirap na trabaho, construction worker, gagawin daw niya para lang daw di ako magutom. Tignan mo naman ako, ang taba ko. Pinangako na yun. So nakita ng mama ko yun. Nakita ng mama ko yun na mabuting tao to. Kasi pinangako niya na kahit mag-construction worker daw siya tsaka mag-tricycle driver para hindi daw magutam ako, eh gagawin niya. Yun yun. Omar? Tama, tama yan. Yun lang yun eh. Kasi sa atin, ang tao pwedeng maging mayaman yan pag masipag. Pero pag paano ka magiging mayaman kung hindi ka masipag? Tulad ng magdi-diskarte ka sa buhay ng tama, dapat tama ka, yung tamang diskarte. Yun yun, dapat ganun. No? Ganun ang dapat. Si Jomar, ever since yung kilala ko na yan, 5 years ago na? 5 years ago na ba, Jomar? Mami, 6 years. Six years. So, parang sipag niyan. Tsaka pareho sila ni Sasha pagdating sa pamilya. Walang hindi-hindi yan si Jomar. Oh, yun lang yun. Pareho sila ni ano. Pareho lang sila ni Jomar. Ito naman yun, di ba, ma'am? Si Sasha ka na. Yun lang ganun, di ba? Kumbaga nasasabi ko dati yung mga gustong ano. Gustong... Basta nasishare ko sa'yo yun. Hindi pa kami close masyado ni Sasha na nun eh. Maalam mo yung mga gustong gawin. Alam mo yung mga gustong goal. Gustong marating ganun. Pag-direct na, nasabi. Kaya dati, oo, kaya dati, parang nabanggit niya sa akin, kaya ba't wala ka pang jowa? Yung wala pang ganito-ganito. May goal pa ako, mahirap kasi mag-girlfriend ng ano eh, marami pang goal. Ganun. Oo nga, ganyan, mahirap, sabi niya, ganun, nung nag-iwalay sila ni Cez. Yun ang totoo. Kaya ngayon, parang syempre, si Jomar din, pinaprotect ko rin siya na, syempre, hindi lang si Sash na, feeling din siyempre si Sash na ipropotect ko si Jomar din kasi malapit sa akin si Jomar, pero hindi lang ako, kontrabita lang ako sa mga bagay na minsan alam kala nila tama, di ba? Yun yun. kaya kilala ko na si Jomar, pinoprotectahan ko rin yung feelings niya. Siyempre may mga goals pa siya, may anak siya, di ba? Mayroon siyang anak na ano, dapat protectahan niya rin bago si Sash na. Kasi ako talaga gusto ko ganong tao. Ang tao, may anak na, tapos syempre walang nanay, kailangan protektahin mo rin yung anak mo kasi ako rin si Sasha na lumaki rin ng nasa nanay lang, walang tatay dati. So lumaki lang siya na ako lang. Protektahan ko muna siya bago sarili ko. Dapat malaki na siya, nakakapagsalita na siya bago ulit ako magpakasal. Yun yun. Diba? Kaya ganun mga bagong ano, kailangan paprotektahan din natin si Boss Kila, yung anak niya, syempre. Nag-iisa yun, kumbaga, kayamanan ni, ano yun, ni Jomar yun. Kaya alam ko, pag ang may tao may anak, alam ko paano magmahal niya. Kaya alam ko paano niya pakita pagmamahal niya kay Sasha, pagtitiis, yung toyo ni Sasha, ganyan. Naku, kung alam niyo lang, off-cam, naku. Pag tinoyo na itong isa, tinan niyo, oh. Nakita nyo? Ano? Natulog, di ba? Usap lang kayo. Ito, yun na. Sa inyo na, mananap na kayo ng mga pandemic. Pandemic. Pahinga ka na ba? Pahinga ka na. Pagod ka eh. Huwag na lang mga sinabi. Balik mo kayo. Di mo narinig. Ang ganda ng mga sinabi ni Mami, di mo narinig. Ano daw siya, botong-boto daw siya sa akin para sa'yo. Wala akong sinabing ganon, Jomar. Sabi niya? Narinig ko kasi. Narinig ko kasi kanina. Ay, ganun.
Mama. Yun nga daw, sabi sana daw, ano, kung sakasali sana daw, huwag na daw natin patagalin kung talagang mahal natin isa't isa. Go na daw. Ay, hindi ka sinabi ko.